Yan o. Makikita nyo may naguhulma na talaga yung laman niya. Tatay nag-i-spirit it para sa mga talim na pakwan. Dalawang linggo na yung pakwan na yan. So, ganyan na sa kalalaki. Pang insecticide yung pinapang-spirit. Update po ulit tayo sa mga pananim natin na sibuyas. So ngayon ay mag-i-spray tayo ng para sa insecticide at saka sa para sa fungicide o pang-amag. So pag-aloyin natin yung dalawa. Tatlong scoop na to sa 25 liter na gagamitin natin na power spray. Then kalahating takal lang nito, 2 tablespoon dito sa takalan natin. So January 12, sabi ko nga sa inyo nung simula ng transplant to, so 1 month and 1 week na siya. So ganyan na sa kalalaki lahat. Saka mga katambay, ginagawa natin itong pag-i-spray ng fungicide at saka insecticide tuwing pagkatapos nating mapatubigan itong tanim natin na sibuyas. So, yun po yung every routine natin sa pag-i-spray ng insecticide at fungicide. Every time na magpapatubig tayo, matapos natin mapatubigan, kinabukasan po is mag-i-spray tayo ng ganitong mga lason. So, gagamit tayo ngayon ng power spray kasi medyo makabago na. Dati yung spray, sibulat sa bol, ito na yung kinabubuhay na pamilya namin, si tatay. Yung ginagamit pa lang namin na pang spray noon, yung dibumba, alam niyo yun, mga katambay. So ngayon medyo nag-upgrade na, may makina na itong ginagamit. Yan, power spray. Di gasolina siya, pandari mo, tuloy-tuloy na yan. Tapos meron din namang isa yung ginagamit na di battery. Yung kasama natin ngayon sa pag-i-spray ngayon ng sibuyasan, siyempre lang yung kasama dito sa pagtatrabaho si Yador. Yador, kaway ka muna dyan! Kaway! Kaway ka! Kaway! Kaway! Scoop. Gabriel, para sa fungicide o mga pang-amag.
ang kagandahan sa power spray. Tuloy-tuloy na. Spray ka lang ng spray, hindi katulad ng bumba. Isang bumba, spray, isang bumba, spray. So, ito tuloy-tuloy ka lang. Kaso nga lang, medyo mabigat. Pag hindi kaya ng katawan mo, talagang siyempre, tatagyan mo naman kung gano'ng karami yung kakayanin mo. Bago magkatapusan, mga katambay, meron na siyang pan. Kumbaga, nagbubuo na rin siya na magkaroon siya ng laman. Parang laman. Sana bago magkatapusan ng February, or bago pumasok yung first week yung bats, medyo malalaki na yung laman niya. Mga katambay, nahingal ako. Sana umabot sa magandang presyo. Kasi alam nyo po mga katambay, ang pagtatanim ng sibuyas dito sa amin, para din itong main cropping ng palayan. Kaya pag tinawag ng main cropping ng palayan, tuwing tag-ulan, puro palay po itinatanim dito sa Mindoro sa amin. Ngayon pagdating naman ng tag-araw, usually o karamihan dito sa amin sa San Jose, nagtatanim ng sibuyas. Kasi kapag naman ay natyambahan mo kasi ang magandang presyo sa pagsisibuyas, talagang makakabili ka naman kung anong gusto mo. Pero pag bumaba naman presyo, medyo mahirap mo pang bawiin yung mga ginastos mo sa pagtatanim na itong sibuyas. Kaya tiyaga, kunting tiyaga lang, taba ng pasensya sa pagsasaka. Talbusan itong kamuti, oh. Pang sinigang. Hindi na talbusan itong kamuti, ah. Pang sinigang. Diba? Kumapanda ito. Pandari mo saglit. Iwan ko mga pandar ko. Tagal ko bago pandari ito eh. Aray! Nang hina na! Gawin! Mahirap na yung pandari ko maga. Palit! Dadagdag sana kami ng tubig kaso ang hirap na panda rin itong makina, nagluko na naman. Hinihingal ako. Maya maya bako mapanda rin yung kayangador. Naalala ko nun mga katambay nung college ata ako nung high school. Tumutulong na ako nun sa pag-i-spray pagkatrabaho dito sa bukid kay tatay. Ang tanim namin doon, tabako pa. Puntok namin tuwing tag-araw. Yung tabako na
tuwing pag-i-spray kasi ng tabako, tuwing makapagpitas ka ng dahon. So, after makapagpitas ka, kinabukasan, patubig. Tapos, spray. So, ang height ng tabako noon, mga siguro hanggang dibdib ko na. So, pag nag-i-spray ka, so, pag hindi sang-ayon sa iyong hangin, malalanghap mo. Nahilo ako noon, mga katambay. Siguro 3 days o 2 days ako hindi nakapasok. Dahil sa pag-i-spray ng tabako. Kumbaga sinalungat ko yung hangin. Siyempre, yung pag nasalungat mo yung hangin, malalanghap mo yung mga laso. Kumbaga charge to experience na nangyari sa akin sa pag-i-spray. Saka alam nyo katambay, ang pagtatabako, isa yan sa pinakamatrabaho sa pagbubukid. Diba kaya nga Dor? Simula pagpunda hanggang pagbinta mo, talagang kailangan mong alagaan ang pagtatabako. Pero maganda naman ang presyo. Yan ang kagandahan sa tabako. Kumbaga ang presyo ng tabako, fix na ang per kilo niya. Unlike dito sa mga gulay, sa mga sibuyas, may posibilidad na tumaas, bumaba. Pero ang pagtatabako, magandang dahon mo, pag class A ka. Tabako kayo na nila naman yung kilo. Yung isa lang ang price. May klase-klase ka sa yun eh. Sa amin, no, bed yun to. Ay, kwan na yun, reject na yun. Oo, reject yun. Ang pinaka-class A ng dahon ng tabako is 50 ata nun, no? 50 per kilo kaya? Oo. Tapos ang pinaka-reject, 20 per kilo. Fix na po yun. Nakalimutan ko tuloy pandarin. Pandarin mo ka tayo. Hindi mo magiging tagpos doon kanina doon sa kabila. Diyan ka na o. Doon. Hindi mo magiging tagpos doon eh. Katambay oh, nakikita nyo oh, talagang medyo malaki na yung laman nya. Yung iba medyo malalaki na, yung iba hindi. Maganda rin siya sabay-sabay. Mga katambay, kung napapansin niyo po yung dahon, kaya bakit nagpuputi-puti sa mga ibang nagtatanim, sa mga ibang nagsisibuyas po, huwag po kayong kabahan pag nagganito yung dahon ng sibuyas nyo. Dulot lang po ito ng pag-spray nung pandamo namin nung kailan. Kumbaga
baga siya nagputi-puti. Medyo nasubran siya o kaya hindi kaya ng lasong panda mo yung dahon ng sibuyas kaya medyo nagputi-puti. Pero makaka-recover din po ito after a week. Nakatapos din mga katambay. Okay mga katambay, salamat po sa pagsama sa episode na to tungkol sa pag-update ng ating mga sibuyas hanggang sa mumuli po. At bago po tayo magtapos, shoutout po muna tayo sa ating mga viewer at subscriber. Ligayada Brothers dyan sa Batangas City, kay Mark Chungson dyan sa Laguna, at sa isa po nating masugid na subscriber si Lakay Kai Escobar. Shoutout po sa iyo. Ingat po dyan. God bless sa inyong lahat. Salamat po.